in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Ito pong ating morning devotion, insight from His Word. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, kapatid sa Panginoon, Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Tune in po, mamaya po magsimula natin ang ating mga greetings at ang ating morning devotion po sa Book of Psalms. Thank you po. God bless you. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? No, sa araw ng Miyerkules, Wednesday, October 7 na po tayo. No? 4, nung Sunday is 4, 5, 6, 7. Okay, so good morning po. Maulan na araw po sa ating lahat dito sa Davao. Talagang magdamag ang pag-ulan at even until now, medyo may kukunti pang ambo, no? At still, papasalamat tayo niyan kasi yan ang maraming ang nangailangan ng tubig. Okay, especially ng ating mga magsasaka. Wow, medyo nakakalungkot kasi murang-mura daw ang ating ang bilihan ng palay. But still, life must go on. So, kumusta po tayo? Ito pong ating programa, Insight from His Word. A simple meditation po sa Book of Psalms. At nasa Psalms 46 na po tayo, verses 4 and 7. So, salamat po. Good morning to Ma'am Roslyn Bagay, dyan po sa Magsaysay. Good morning sa inyo. God bless you. And also to the family of Andamon. Wow! Si Irene, nadyan na po. At to Brother Arvin, good morning sa inyo dyan.
Dalisay family, Andamon family, dyan po sa isang compound. Kanino pa nga, no, ang apelido ni Kwan, nakalimutan ko ang apelido ni Jane. So, good morning sa inyo lahat dyan. Lahat po ng member ng Redeemed Baptist Mission, dyan po sa inyo Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong buntag dira sa inyo, ang Diyos magpakamaayog sa ato. No? O medyo malamig ang panahon kasi po, umuulan. Okay, kagabi talaga nag-i-enjoy kami kasi marami kaming mga butas-butas ng aming bubungan. At umakyat po ako doon para huminto naman, pero talagang ayaw eh, no. So thank you so much. God bless you all. Lahat po nakikinig sa atin sa umagang ito. God will continue to bless us. God will continue to protect us. Because He is our sustainer, He is our provider, di ba? Promisa ng Panginoon po sa atin yan. No? Kaya dapat natin i-claim yan araw-araw. Maging tapat tayo sa Diyos, dapat we should be faithful sa Panginoon. Because that is what He want us to do. He want us to obey Him. He want us to, He want us to recognize and to reconcile His position as our Abba Father. To Pastor Rizaldi Medrano Lorenzo, maulang umaga, Pastor. Maulan din dyan, Pastor, sa inyo sa Luzon, especially sa Maynila. Wow, whole Philippines pala to ang ang ulan. Kasi alam ko po, basta umuulan dito sa Mindanao, medyo mainit dyan sa Metro Manila. Okay? Yes, kumusta ka mo dira, no? Kumusta mo diha tanan? And thank you so much for being so generous and hoping ay nga ako din nga Bible ha, pakisilip sa church. And also to Pastor and Mrs. Ruiz and his family, good morning din po sa inyo diyan. Brother Will and si Mary Grace Pukdol, good morning din po sa inyo diyan and family Pukdol and all the brethren ng Redeemed Baptist Mission. Good morning sa inyo dyan. Okay? So, nadyan ka pala sa Cavite. Pero palagi kang umuwi dyan sa Cavite, ah. Salda. Ang ganda ng ng suit mo na sinuot, no? Okay. So, ang ating pong pagtunan ng pansin this morning po ay nasa Psalms 46 na po tayo. Verses 4 to 7. Bukas 8 to 11 naman tayo. No? Kasi pinagsimula natin kahapon ang Psalms 46 at 11 verses lang po ito. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Wow! Mayong buntag, Pastor Ariel Abadiano. Kumusta dira, Pastor, sa US of A? Okay, ang ganda ng mo dyan, no? Nagbabay kayo ni Pastor Trice. Kindly give my regards to them and all the brethren, especially mother-in-law mo, Pastor. Good morning. Good morning from Davao City. Thank you so much. It's okay. It's okay lang ay, no? Pag may time ka lang. Practice sana madala mo bukas, no? Madala niyo bukas. Lord, I pray for this morning. Salamat, Panginoon, sa magandang lamig ng simoy, ng hangin, at ang malamig na dala ng ulan. Salamat, Lord, for the provision. Thank you for friends. Thank you for our family, Lord, that you have given to us, entrusted to us, to our children, to our grandchildren. Lord, thank you so much. There were gifts that comes from you. Help us, Lord, that we could take good care of them. At salamat, Panginoon, sa kakayahan na binibigay mo po sa amin, na galing sa iyo, that we could understand life. And thank you for those pastors who's doing the same. Doing devotion, preaching through live stream, lectures, virtual meetings. Oh Lord, thank you so much for that privilege and another platform of ministry. Thank you, Lord, for people who are around us who've been praying also for us. Thank you so much, Lord. This beautiful morning, and we could feel your goodness and faithfulness to us. Thank you, Lord, for provision. Salamat, Panginoon. Salamat na nandiyan ka sa amin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng una. And most thank you, Lord, for the gift of salvation. And thank you, Lord, for forgiveness of sin.
Lord, we commit to you today our lives, everything, our works, ang mga trabaho ng kapatid ng Panginoon, ang mga negosyo po ng mga kapatid, yung mga nadadrive, Panginoon, ingatan mo po sila. Yung sa ibang Pastor Ariel Abadiano, sa kanyang ministry, Panginoon, Lord, be with him and continue to supply ang sa mga needs, Panginoon, gamitin mo po siya. Kahit na po nga wala siya sa Pilipinas, but I pray, Lord, na you should bless his family too, sa Ena. And the Baggy family, I continue to pray for them. Bless them, Lord. And Damon family, Dalisay family, Lord, I pray that you should be with them. May your blessing be upon them, Lord. And all the brethren there in Redeemed Baptist Mission, the family of Pastor Ruiz, Grace, their children, the Pukdol family, and the rest of the mga members doon, Panginoon. Lord, ang panalangin and all the blessing be upon them. Pastor Saldi, salamat po na naka-tune in siya and continue to be with them, Lord, doon sa Cavite. And praying, Lord, na ingatan mo po sila. My family, Lord, I pray that be with my wife sa kanyang pagtuturo online, ang kanyang sore throat na matanggal na, Panginoon, wisdom na kailangan niya po, patience, kasi bago, panibagong pamaraan sa pagtuturo. I pray also, Lord, for the children, the parents also. I pray for my children, Jem and his fam and her family, si Mats, kanyang trabaho, ang aming apo, si Peebles, at saka si Nice. O Lord, ingatan mo itong mga bata na ito na lumaki sila na may tiwala at may disiplina at may takot po sa iyo. Tulungan mo sila ni Jem at si Mats, Panginoon. And also to Casey sa kanyang mga tutorial, ang kanyang application, Panginoon, sa DepEd na maging positive, Panginoon. And also to adding our Karen Mens sa kanyang pag-aaral through online sa kanyang unang taon sa kanyang medicine na kurso, Panginoon. I-provide mo, Panginoon, ang pangilangan. Salamat, Lord, that you've been there with us. And all the members of Northside Baptist Church, Lord, ingatan mo po sila, kanilang trabaho, ang kanilang ginagawa sa araw-araw, at ingatan mo kami, Panginoon, sa pandemic na ito. I also praying, Lord, for Pastor Delphin doon po, Panginoon, sa Nabunturan. May sakit sa Panginoon, at ingatan mo siya, Lord, ang kanyang family, ang ministry nila, Panginoon. Oh Lord, be with them. Indo yun family. I know, Lord, saka mga kalungkutan because sa pagpanaw ng kanilang mahal na ina. Lord, give them comfort. And all the people, ingatan mo rin po sila. Ingatan mo si Brother Victor C., Panginoon, sa madaling pag-recover, Panginoon, galing sa kanyang operation. And to his wife, no, si Myra Joy. Pray also for Brother Tutong Delcano, Panginoon, doon sa Kirayan. Bless them, Lord. Si Sister Sharon Gavion, hoping na gumaling na siya, Panginoon, sa kanyang nararamdaman doon po siya sa Las Vegas. Pray also for my maninoy, Felix Oxinia Jr. and his wife, Lord, be with them. Ang family ni Roslyn Bagay, Panginoon, that they themselves, they will recognize you as their Lord and Savior. Protect them, Lord, and bless them also. So thank you so much, Lord. Magadan family, Retisa family, Pastor Santonia and his family, Pastor Serras and his family. Oh Lord, continue to be with them. And also to Pastor Dapar and his family dun po sa Santo Tomas. Total healing din po sa kanyang mga minor na mga nararamdaman, Panginoon. Manaya Bibulata, Panginoon, also praying for her sa kanyang mga commitment, sa kanyang pagbisita sa mga churches. So I pray, Lord, na your name will be glorified in our midst. So Lord, thank you so much. Thank you for the privilege na makapag-pray kami, makapag-aral kami, makameditate kami sa salita mo, Lord. Lord, thank you so much. Sister Era Torre, Panginoon, piniprehan ko rin po siya. Ingatan mo rin po siya, bisitahan mo siya ngayon doon sa Olongapo. Oh Lord, your name will be glorified. Balak daw family doon po sa Gumatdang Itugon Binggit. Bayaksan family doon, oh Lord, be with them, Madalag family. Give them peace at ang pag-trust nila sa iyo, Panginoon. Also to Sister Christy Habaro doon po, Panginoon, sa La Union with Pastor sa Harvest Baptist Church with Pastor and Mrs. Maymon Oliverio, Panginoon. Praying also for Pastor Juhan Kalantas, Panginoon, doon po sa Bacolod City.
Pastor Clyde Bravo and his family. Lord be with them. So Lord, thank you so much. Bible school nun, Panginoon, sa Hinigaran. That will be a peaceful na pag-operate, Panginoon, to teach the becoming a pastor. Oh Lord, ingatan mo po. And all the Bible school and Doon, ang Bible Sanay, ang Bukidnon, oh Lord, be with them. And Debs, I've been praying also, Lord, for them. So Lord, our missionaries, we keep on praying for them. So Lord, we commit everything to you today in your precious and magnified name. Thank you, Lord, once again. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ano ba ang ating ang mga ginagawa natin sa araw-araw, no? So yes, Pastor, I'm launching an online training in hours time here in the West Coast. Sorry, I can't finish the session. God bless you, Pastor. Thank you. And also to Ma'am Jocelyn Asuela and Pastor Josh dira sa Bangkal. Maayong aga gid sa inyo din, ha, no? Sa Retisa family. Yes, Brother Ricardo Sumagang Poblador, good morning po sa inyo. And God bless you, no, sa atin lahat dyan. So, salamat kay Pastor Ariel na nag-drop by siya, no? So, thank you so much. So, ang ating pong meditation this morning, isang bagay na makikita natin kung ano ang provision sa Panginoon. Babasahin ko sa inyo po ang verse number 4 to verse number 7. Sa chapter 46, no? There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nation rages, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. May the good Lord bless the reading of his scripture. Good morning to Grace Dotarte, dyan po sa Bindoy. Grace, good morning. And to your family, God bless you all. Yes, salamat nga naka-join ka. Pastor Rina Nacosta, good morning sa inyo diha sa Bislig. Naunahan ka ni Brother Ricardo, ah. Sa mga kapatid dyan sa mga agoy, magandang umaga po sa inyo dyan. Okay? So tuloy-tuloy po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At you know what, sa binasa natin kanina sa first verse ng chapter na ito, makita natin that God is our refuge. So we need not fear. Huwag tayong matakot. Kasi siya pong ating tulong, di ba? He is our strength also. But he is also our river. So we need not faint. So sabi sa verse number 4 po, sa King James Version, there is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. You know, pag di ba, pag ang stream of waters, no, ang maganda sa... Yes, good morning, Brother Julius Induyon. Thank you so much. At God bless you dira sa Lingig, no? Kay Pastor Vanilla, maing buntag yun sa inyo. So, there is a river. Ang kanyang stream po ay shall make the city of God rejoice. It is a holy place of tabernacle of the Most High. Di ba, pag ang lugar ay nasa tabing nasa streams of water, di ba, the river, hindi yung river na ang dumi. But yung pag nasa ano ka, pag nasa probinsya ka, pag nasa baryo ka, pag medyo sa forest ka, talagang makita mo na clear ang tubig, di ba, na habang umaagos. You know what, we all know na ang Israel is a critical sa water doon. Kasi desert ang mostly sa kanila doon sa Israel. Pero talaga ang pinaka the best na mga fruits, yung ubas, yung apple galing sa Israel, ang sarap. Saan sila kumuha ng tubig? Yan ang bagay na sa history nila, kasi desert po yung Israel, no? So they had no idea how critical water sa lugar po na yon.
So iunong, kung walang water, di ba? Walang tubig, almost nothing can exist. Walang mabubuhay, di ba? Kasi ang disyerto nga, may mabubuhay ba? Kasi nga walang tubig. Ang Jerusalem po is one of the great ancient cities that was not founded on a river. Ang Jerusalem. Kasi nasa gitna sila ng disyerto. But it wasn't until Hezekiah. Can you remember Hezekiah, one of the king? He dug his famous tunnel that Jerusalem had a water source within the city walls. Talagang naghukay, gumawa ng tunnel at pinadaan ang tubig doon. That is in the time of Hezekiah. No, I don't know kung na doon pa yun. Siguro I believe na doon pa yun, no? So the psalmist, sabi ng psalmist po dito that though Jerusalem is not situated besides a river, it has a river. Meron siyang river. And it comes from the holy place. And it comes from the throne of God. God is the midst. Sabi sa verse number 5, God is in the midst of her. Nasa gitna siya ng lugar na ito, ang Panginoon. She shall not be moved. God shall help her just as the break of dawn, sabi ng verse number 5. Wow! Can you remember in John chapter 7 verse 37, ang sabi ng Panginoon, if anyone thirst, let him come to me and drink. Because God is the rivers of living water. So Pastor Arnel Masitas, dara sa Bacolod City, maying aga sa inyo, Pastor. God bless you. The rivers of living water, the rivers of joy, flow out from His throne. You know what? Sa Bible po, water for washing is a picture of the Word of God. Isa po yung sa mga symbol. No? But water for drinking is a picture of the Spirit of God. So Brother Danny Boy, Ligan, dyan po sa Kuta Kinabalo, maying buntag dira sa inyo, Brother Boy. Kumusta po kayo dyan? Maying buntag dira sa inyo, sila ni Joy, ang mga kaigsuunan dira sa Kuta Kinabalo. We may drink from this hidden river. And because we drink at this river, we have the joy, the refreshment, and the empowerment of the Lord Jesus Christ. To Brother Nelson Rufolos, maying buntag dira. To Pastor Aurelio, maying buntag po dira sa inyo sa Tagum City. God bless you. So, sabi sa verse 7, the Lord of hosts is with us. God of Jacob is our refuge. So He's the Lord of the armies. All the armors of heaven and earth belong to the Lord Jesus Christ because He has all authority. Mayroon po siyang authority. He is with us and He is not against us. Remember that, kapatid. He is Emmanuel. Diba? God with us. So, try to see the goodness of God and His provision. Pag mainom mo ang tubig na galing sa Kanya, hindi ka nauuhawin ulit. Because the water that comes from Him satisfied us. It can produce contentment in life. That is why we need to trust Him. We need to connect sa Kanya po. So let us take time to drink at the river. Let God refresh. Let God refresh us and restore us and strengthening us for the whole day. Sana kapatid, i-accept mo, i-claim mo that God will refresh you. Para bang sa computer ba, mayroong gini-refresh mo ang computer, di ba? At sa word lang na refresh. Okay? And He will going to restore you, kapatid.
Are you down? Bangon. Are you discouraged? Oh, the Lord will going to restore us. And He supply us our strength for us. To Brother Paul Polikyo, good morning, Paul. Naimbag na bigat niya. Hidden resources are as critical to spiritual well-being as they are to physical well-being. Okay? Ulitin ko po, hidden resources are as critical to spiritual being as they are to for physical well-being. So if you want to work and not faint, you must depend on God's provision. Don't worry, kapatid. God will provide. That is what He promised, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well, sabi ng isang version. His people have the Holy Spirit within them to refresh and strengthen them. So when you drink from the river of waters, He provides. You find strength and the joy of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, itong kunti nating panahon sa pag-aaral, sa pag-meditate sa salita ng Diyos ay makapagbigay sa atin ng lakas at enthusiastic at ma-revive po tayo. Balik ka sa Panginoon. Remember that He died for you. To Pastor Alex Balgos, dera sa Makati City. May buntag dere bay. God bless you. And hoping and praying that everything that we're doing in this life, it could be a blessing. It could be a situation that we need to understand. So, if God is our refuge, you don't need to be afraid. Because He is our river. River, so we need not faint. Don't worry. Huwag magduda sa Panginoon. Mahal ka niya. So, natapos naman po muli ang ating devotion sa umagang ito. At muli, makita-kita tayo bukas, no? Alas 8 ng umaga. Ito pong ating insight from His Word. At mamayang hapon po, mayroon tayong online prayer meeting. Ang ating naman pong pinag-usapan natin about prayer naman, no? So, be with me, 5:30 po, mamayang hapon. So, ito po yung kaibigan at kapatid, Pastor Ray Sarsuala Chespa ng Northside Baptist Church po dito po sa Davao City. Maging tapat tayo sa Diyos, kasi po, tapat ang Diyos sa atin. Hindi ka nagkulang, okay? Kailan di ka nagkulang,
buong